Iginit naman ay mastermind sa pagpaslang sa car racer na si Enzo Pastor na siya. Siya ay na-setup lang at walang kinalaman sa pagpatay kay Pastor. Sa kanyang pagdalos sa preliminary investigation ng Department of Justice kaugnay sa pagpaslang sa car racer, isinumita na rin ni Domingo Sandy de Guzman ang kanyang kontrasalaysay sa nasabing krimen. Bigo pa rin magpakita sa pagdinig at magsumite ng counter affidavit ang misis ng biktima na si Dalia Guerrero Pastor. Si Juliet Karangyan sa detalye. Humarap sa preliminary investigation ng DOJ ang negosyanteng si Sandy de Guzman na isa sa mga respondents sa kasong murder kaugnay sa pagpatay kay international car racer Enzo Pastor. Naharap rin siya sa kasong frustrated murder dahil sa bigong pagpatay kay Paulo Salazar na alalay ni Pastor nang mangyari ang krimen. That he complied with is required under the rules of preliminary investigation. Mariin niyang itinanggi ang kanyang pagkakadawit sa krimen, kaya dapat anyang ibasura ng DOJ panel ang mga kaso laban sa kanya. Iginiit niyang iligal ang pagkakaaresto ng mga pulis sa kanya noong August 26. Kasabay nito ay nagsumite si De Guzman ng kopya ng CCTV para patunayang walang basehan ang pag-aresto sa kanya. May ipinaharap din testigo na si Rigel Ballesteros na kasakasama ni De Guzman nang siya'y hinuli ng mga otoridad. Idinepensa nila na batay sa nakuha nilang CCTV footage ay walang nangyaring abutan ng pera kay PO2 Edgar Angel na itinuturong gunman sa killing incident bilang bayad sa pagpaslang kay Pastor. Kaya set up lamang daw ang ginawa sa kanya. Ang kampo naman ng pamilya Pastor, inasahan ng itanggi ni De Guzman ang mga paratang laban sa kanya. Talagang sinetap dahil ayon kay PO2 Angel, tinext ka sa araw at oras na nabanggit at doon nga kayo nagkita. So kung totoo yung sinasabi niya na set up lang daw ng police, we can ask the police officers. No? Yung bahagi na siya ay nahuling nag-aabot ng pera kay PO2 Angel, wala naman dun sa video eh. So ganun pa rin, pinapasinungalingan niya yung portion na yon. Hindi rin direktang sinagot ni De Guzman ang tungkol sa di umano'y illicit affair niya kay Dalia Guerrero Pastor. Sa halip, sinabi niyang walang saysay ang testimonya ni Chona Domen, katulong na mag-asawang Pastor na nagpatunay na may relasyon ng dalawa. Subalit ayon kay De Guzman, hindi ito nagpapatunay na kasabwat siya sa nangyaring krimen. Pero ayon sa abogado ng pamilya Pastor, importanteng matukoy ang kaugnayan ni De Guzman at Guerrero dahil ito anya ang motibo kung bakit pinatay si Pastor. Well, that's their opinion. Pero sa kahit naman sino sigurong nagbabasa ng mga nangyayari, bakit ka papatay kung wala kang motibo? Nasa pagdinig ang magulang ng biktima at nakita nila sa unang pagkakataon si De Guzman. I just cannot stand being in the same room with him, of course. It's hard to see him in person. No? Hindi naman sumipot si Dalia, asawa ni Enzo Pastor, at sa halip ay nagsumite lamang ng Memorandum of Authorities. Sa paliwanag ng kanyang abogado si Attorney Roy Rundain, hindi raw kailangang magbigay sila ng depensa dahil wala umanong personal knowledge si Dalia sa kaso isinampa laban sa kanya. Pero sa pamilya Pastor, ang hindi pagsipot ni Dalia sa pagdinig ay nangangahulugang guilty siya sa krimen. Takot siya. Palagi na lang pinapaharap niya si Mr. Waho, yung father niya na umiyak pa para in her behalf, para kaawaan siya. So dapat naman sigundahan na niya yung father niya. Eh kaso talagang tumatakbo siya sa responsibilidad. Unang-una pang araw na namatay ang anak ko, sabi niya, "No, ma'am, don't go. Don't go to the police. It's just a random shooting. Please." So halata mo na. Sa November 10, itinakda ang susunod na pagdinig. Juliet Karangyan, Eagle News.